Hi guys! Welcome back again sa aking channel at pagpasensyahan nyo na po kung hindi ako nakapag-upload ng video. Halos 3 buwan akong walang upload at talagang hinintay ko yung pagkakataon. Alam kong alam nyo na kung ano yung pag-uusapan natin for today's video at alam nyo ba halong emosyonal yung aking nararamdaman dahil finally, almost 4 years po ako dito sa YouTube at maraming salamat po sa 26,000 subscriber. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakabili at hindi ko po ipupush yung sarili ko na bumili ng vlogging camera. Tama po ang inyong pandinig, meron na po tayong bagong vlogging camera at nandito na po siya sa tabi ko. Pero bago natin i-unbox etong aking bagong camera is nais ko po munang imbitahan kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na yung katabing bell notification para pag nag-upload ako ng mga bagong video ay mano-notify ka. Papakita ko po muna sa inyo yung aking tripod, yung aking kauna-unahang tripod na ginamit nung ako po ay nag-start mag-vlog. 2018 ata yun, July 2018, eto po yung tripod na aking ginagamit. So, tinabi ko po ito dahil alam ko darating yung time, darating yung panahon na makakabili ako ng vlogging camera at nais kong i-share sa inyo kung saan at kung paano ako nagsimula. Ipapakita ko muna sa inyo yung box or yung aking camera. So, eto siya. Binili ko siya sa Sony sa may Festival Alabang. So, eto na yung ating camera. Eto po yung Sony ZV-E10. Pero bago natin to i-unbox, ay ipapakita ko muna yung mga kasama na binili ko o yung mga ibang equipment for vlogging na binili ko dahil sobrang expensive or sobrang mamahal ng mga accessories ng camera. Pero meron na akong mga tripod na pang camera. So, ito yung aking tripod na binili. Siguro mga 1 year na to mahigit sa akin. So, ginagamit ko to. Or minsan ko lang ata siyang nagamit. And ito yung talagang pangmalakasan na tripod. Ito yung tripod na talagang puro bakal ang kanyang hawakan. So ito talaga is from pang heavy duty talaga to na camera. Kagaya ng Sony kasi medyo may kabigatan tong Sony. So ito yung ating pangmalakasang tripod. So sobrang ganda ng quality na ito guys. At talagang full metal etong tripod. Ang tripod na to pwedeng sa cellphone at pwede rin naman sa camera at ang kagandahan lang kasi dito is flexible yung kanyang paa. So, pwede mo siyang igapos or itali sa mga puno in case na kakailanganin mo. So, ayan no, sobrang flexible nito. And syempre, kung meron tayong camera na pangmalakasan, kailangan meron din po tayong tripod na malaki na pwede nating ipatong yung camera doon at hindi siya gigewang-gewang. So, hindi po ako bumili ng mga mamahaling malalaking tripod dahil yun po ay nagkakalaga ng 4,000 to 5,000 depende sa brand at depende sa klase ng tripod. Ang akin lang nagagamiting tripod ay ito yung tripod ng aking luma na ring light. So, ito siya. Dito ko isasalpak yung aking camera dito. So, may binili ako na panglagay na ball head dito. Ito yung ball head na aking binili from Ulanzi. Ito yung hydraulic head mini na ilalagay dito ilalagay siya. So, nabili ko siya ng 1,900 pesos. So, ganun siya kamahal. Pero yung quality niya is sobrang ganda. Yun nga lang medyo may kabigatan ng konti at hindi ko pa siya nabubuksan. Ito na yung the moment of truth. So, mag-unbox na po tayo ng ating camera, ang Sony ZV-E10 mirrorless camera. So, alam nyo ba na dati talaga ang pangarap ko is yung Canon M50 Mark II. Pero dahil sa marami akong mga pinanood ng mga vlog, marami akong pinanood ng mga review. So, eto, dito ako napunta sa Sony ZV-E10. At ang presyo nito po is naglalaro siya ng 43 to 44,000 depende kung saan nyo siya binili. I-unbox na natin to dahil sobrang haba na naman ng ating video for today. Dakdak ako ng dakdak. So, ayan. Pagbukas pa lang ng ating box ay makikita nyo na yung libreng memory card na 32GB. So,
umorder or mag-order pa lang ako bukas ng 128GB na memory card kasi hindi siya masyadong maganda or mababa yung quality ng memory card na to. Kung kailangan mo mas better talaga na quality ng video, kailangan medyo mataas. And then, syempre, ang walang kamatayang mga papel na alam naman natin na hindi talaga natin ito binabasa. Ito na natin siya. So, nandito pala yung battery or yung third party battery na binili ko. At yung original is nandito din. So, ito yung original na battery ng Sony. Then, ang kasama niya ay yung windshield, yung kanyang parang dead cat. Kasi may ginagamit akong mic na may dead cat. So, may dead cat din siya na nilalagay sa ibabaw ng camera. Cord ng ating charger. At ito yung charger ng Sony. And then, ito yung third party battery from Wasabi. Ito pala yung itsura ng original na Sony battery. So, ito siya. Sinarge ko to ng 4 hours. So, ito yung original. So, hindi siya magpo-focus kasi cellphone yung ginagamit natin. Ito na talaga yung ating camera na Sony ZV-E10 na halos isang linggo kong tiniis na hindi siya i-unbox. Pero, binibisita-bisita ko rin naman siya, guys. So, ito yung Sony ZV-E10 na sobrang ganda ng quality ng camera na to, guys. Makikita ko yung sarili ko pag ako ay nag-vlog. So, ayan, naro-rotate po etong LCD ng hindi ko alam kung 180 degree. So, hindi mo siya pwedeng iganon, kundi ganyan lang siya, guys. So, and then, ganito. Ayan, hanggang ganyan lang siya, guys. So, ayan. Kilig-kilig ako, guys. So, ayan. Tapos, pwede rin siya para maprotektahan yung LCD. Pwede siyang isara na nakaganyan. So, eto na siya, guys. Kilig-kilig ako. Wala akong masabi. So, open na natin siya. Tatanggalin ko lang yung lens cap. Kapit ko na rin pala yung windshield nitong Sony. So, dito. Ito yung pinaka-mic niya. Tatlo yung mic niya rito sa ibabaw. So, kunin ko yung kanyang dead cat para ikabit natin dito. Ganda tong dead cat na to para hindi ka na maglalagay ng external mic. So, ilalagay mo lang siya rito para yung hangin is hindi masagap ng mic. At maganda pa rin yung quality ng audio mo. So, ayan, ganyan siya, guys. So, open na natin siya. Okay, paano ba ito? Open na natin siya, guys. So, ayan. Nakita niyo siya na gumalaw. So, actually, naka-video mode na siya. So, ayan. Kung makikita ninyo yung inyong sarili. So, ayan na siya, guys. Yung aking setup. So, 30% na yung kanyang battery life. Kasi ito ay third-party battery. Wasabi yung brand ng aking battery na binili sa Lazada. Ito yung brand ng third party battery. Dalawa to, nabili ko ng 1,200 pero plano ko na bumili ng isa pang original battery. Siguro maybe next year na lang. So, ayan na siya, guys. So, ipi-play ko ang ating video na to para alam nyo yun. Makita ninyo kung ano yung pagkakaiba ng cellphone camera at saka ng ating vlogging camera. By the way, maraming advantage etong Sony ZV-E10 kaya mas pinili ko to. Okay, dilipat na tayo dito. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So, medyo naninibago ako dito sa ating vlogging camera, ang Sony ZV-E10. So, medyo napapatingin ako dito sa aking kanan kasi nandito yung LCD. So, kung mapapansin ninyo, eto na. Or pansinin niyo kanina yung nauna kong video kanina. So, ang laki ng difference niya, guys. At ang kagandahan dito is kitang-kita talaga yung mga sumpa. Pag sinabi kong sumpa, naizo-zoom to, guys. Promise. Ayan, tignan niyo maigi. So, ayan. Kitang-kita yung mga durog ko or yung butas-butas kong mukha. So, ayan, oh. So, imagine niyo kung gaano ka-clear yung camera na to. Ayan, kita niyo pak. Kita nyo na yung aking mukha. So, ayan yung aking mukha. At i-zoom out natin, guys. Ayan. So, ayan. Balik na siya sa dati. So, sana naging maganda yung quality ng audio kung
naririnig ninyo ko ngayon. So, hindi ko alam. Ah, nagpe-play siya, guys. So, ang kagandahan lang kasi dito is makikita mo na nagpe-play itong camera pagka pinlay mo dahil meron siyang mark na red dito sa LCD at may dot siya doon. Ito yung kagandahan dito sa Sony ZV-E10. Kung halimbawa, magre-review tayo ng product, madali siyang magpo-focus. Ayun siya, guys. So, pansinin nyo. Diba? Nagpo-focus agad yung product na pinapakita natin. Hindi mo na kailangan natakpan. So, ayan. Actually, walang filter itong camera na to. Inop ko yung kanyang filter. So, ayan. Yun lang ang problema. Medyo mabigat. Itong ating vlogging camera. So, lilipat na po muna ako dito sa ating cellphone. Para ipakita ko sa inyo, i-unbox pa natin. Itong isang product na binili ko from Ulansi. Ito siya, guys. Ayan, no. So, ito ay i-unbox natin siya. Then, isi-set up natin itong camera na to sa ating mga tripod para makita ninyo. So, lipat na muna ako dito sa ating cellphone. Assemble ko lang ito dito sa ating tripod. Papakita ko sa inyo. So, iikot ko lang siya dyan. Ganito yung kanyang itsura pag nakalagay na siya sa tripod. So, hindi na basta-basta babagsak yung ating camera dito kasi maganda na yung setup. So, ayan. Then, dito natin ipapatong yung ating camera. Ito yung magiging setup natin sa susunod na vlog. So, ayan siya. Ito yung ating magiging vlogging camera. So, sobrang ganda niya, guys. So, ayan o. Kagandahan dito is bumabalik siya. Kaya ito talaga yung pinili ko na ball head kasi hindi siya basta-basta at hindi siya mumurahin ha. Ang mahal na ito ha. Promise. Saka ilalagay ko tong isa. So dito lang siya, guys, kinakabit. Ayan. Then ilalak natin siya ng paganito. Para in case na magkaroon tayo ng mga cinematic shot sa labas ay magagamit ko siya ng 360 degree. So ayan o. So kung mapapansin niyo ganyan yung magiging setup at o di ba? Sobrang ganda at sobrang amazing ng mga vlogging equipment natin na talaga namang pinaghandaan ko etong upgraded na to. So hanggang dito lang yung ating video for today. So, pagpasensahan nyo na kung medyo napahaba. Dahil nga, syempre, so first time nating mag-unbox ng camera. At eto na yung aking gagamitin. Sana naging maganda yung quality ng ating first video dito sa camera na to. So, marami na kayong aasahan sa mga upcoming videos natin dito sa ating YouTube channel. Magkakaroon na rin tayo ng house tour. Magkakaroon na rin ako ng daily vlog. At itutour ko kayo dito sa ating maliit na kwarto kung saan ako nagba-vlog. Maraming maraming salamat po sa 26,000 subscribers, sa mga kaibigan ko, sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Again, maraming maraming salamat po. Kulang pa yung aking pasasalamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ipupush yung mga ganitong bagay at aasahan ninyo na magkakaroon tayo ng mas better at mas upgraded na vlog. Abangan nyo yung mga susunod nating vlog. So again, thank you po at subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click na yung katabing bell notification. See you on my next vlog. Bye!